Good day, Mapa Jeffers. This is International Master GM Garcia. And welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, meron ulit isang bagong tournament. Ito po yung Champions Showdown Chess 960. Ayan, so ito po sa St. Louis Chess Club din na gaganapin. And yung mga kasali po sa Sinkfield Cup ay yung mga players din dito. So ibabawas mo lang si Niemann at saka si Magnus Carlsen ang ipinalit si Super GM, former world champion Garry Kasparov at saka si Nakamura. Ayan. So dito po ang aaralin nating game ay yung laban ni Super Grandmaster Wesley So kay Super Grandmaster Alireza Firuzia. So nagkatapat kagad sila sa first day ng tournament. At ang maganda po dito, freestyle lang ang laro. So wala po masyadong opening lines, no? Kasi nga hindi naman ito chess. And si Wesley So, siya po yung current 960 chess champion. Ayan, world champion siya ng chess 960. So tingnan po natin ano ang nangyari sa laban nila. Ayan, so ito po nag-start with the d4. Take note, white po si Wesley and black si Firuzia, tapos nag d6. So ano rin naman to eh, kahit papaano po chess pa rin ito, kaya yung mga opening principles ng chess, no, gagamitin pa rin dito sa chess 960. So kailangan syempre mag-develop ng pyesa, kontrolin ng center, mag-castling. So almost the same pa rin ho yan, wala lang yung mga mahabang linya na hanggang dulo tapos memorize na nila. At maraming pwedeng creative na gawin sa opening. Ayan, so nag c3, e5. Ayan, nag-control kagad sa center. And ngayon si Wesley nag g4. So medyo kakaiba kagad sa opening. Pero ano pa rin ho yan, parang same pa rin ang idea, kinokontrol pa rin ang centers. Siguro gusto niyang magkaroon ng magandang diagonal yung bishop niya, no? Tapos meron pang open file sa rook. Ayan. So dito nag g5 si Firuzia, at ang sabi po ng engine, mali na kagad yan. So lumalamang na ho kagad. Tingnan natin ang engine evaluation, ang laki na in favor of white. So bakit ho? Mapapansin natin sa posisyon, meron na kagad weakness yung posisyon ng itim. Meron kagad butas, at ang butas pong yan ay ito, yung f5 square. So for example, pwedeng tumalon-talon yung mga knights ni Wesley dyan. Hindi na ho yan mapapaalis. On the other hand naman, pagka si Firuzia nagtalunan dito, pwedeng mag e3. So masisipa yung mga knights. So medyo ano na kagad, positional advantage kagad for Wesley. Ayan, so nag d5, queen e5, knight d2. Ayan, so actually ang sabi po ng engine, balik lang natin, no? Imbis na knight d2, h4 daw eh, para malaki yung lamang. Pagka h6, saka mag na knight e3, papasok agad sa f5, no? Pero kanya-kanya namang style yan. Si Wesley nag knight dito muna. Ayan, so develop muna ng pyesa. Nag c6, knight f3, queen e7, and ayan na, knight e3 papunta na doon sa malakas na outpost ng puti. So nag d5, controlling the center and opening yung mga bishop, no, ng itim. Knight f5, of course ito masyado na malakas kaya kinain na yan. Kain, pagka knight d e6, h4, h6, and bishop d2. So konting development lang, pwede na mag-castling queenside. So actually dito po mapapansin natin, meron na kagad advantage si Wesley. So yung position niya kasi dyan, bishop pair na. So yan po, long-term advantage. Pagka bumukas ang posisyon, syempre lalamang yung mga bishop. So nag bishop c7 para pwede rin mag-castling. Pero ngayon nag hg5 na eh. Talagang binomba na ni Wesley, hg5, hg5, and queen h6. Stopping po yung mga ideas na pag-castling. Pag nag-castling ka, excuse me, medyo nag-lag na naman, no? Pero pag nag-castling ka, makikita natin nakapin po yung knight and makakain yung g5. Ay, hindi pala tayo nag-lag. Ang pag-castling nga pala dito, itututok mo sa rook. Hindi pala ganyan. So itututok mo sa rook para makapag-castling. Pero nga po, once again, hindi pala pwede yan kasi mapipin na yung knight. So kakainin dito. So medyo initiative na kagad for Wesley.
ang posisyon. So, nag knight f4 para mabawasan ang pressure sa g5. And ngayon po, nag e3 and nag bishop e5 si Firuja. Talagang very creative ho na player, no? And once again nga, sabi ko, pagka tumalan yung knight, merong e3 pero hindi inalis ni Firuja. Bishop e5 lang, medyo merong mga konting pambla-bluff, no, na nagaganap. Pag kinain, merong bishop g7 discovered attack. Ayan. So, si Wesley, ang gusto niya kasi, parang ang plano niya dito, mag-queenside castling, eh. No, para safe na safe yung king. Ay, excuse me, ganun nga pala yung pag-castling. Kaso, merong knight e2 check. Ayan. So, mafo-fork. Ayan yung parang idea ni Firuja. Kaya si Wesley, ng king f1 lang. Umiwas lang. So, ngayon, force nang alisin itong knight dun sa outpost na nag-knight for g6. And then, pagka e4, inopen up yung bishop, d4, bishop takes g5. So, ito na po yung parang critical position kung saan kailangan tama po ang tira ng black, no? Kasi makikita natin, ang lakas ng mga bishop. Talagang binabarena na itong king sa e8. And actually, ang only move dito is mag f6. Ayan. So, pagka f6, equal ang bigayan ng engine. Kasi pagka kinain, merong queen e5. So, sa unang tingin, merong bishop pair ang puti. At lamang po yan dapat for white. Kaso, merong kasing malaki stockfish na tira pagka atras. Queen b5 check. King g2. And ito po yung key move, knight h4. Atakihin yung bishop, merong fork dyan. No, pag kinain mo yan, kain, ikaw pa ang maa-atake ngayon. So, may mga queen f3, tapos yung itim magkakasling queenside. So, yan po ang dapat gagawin ng black. No? Kaso, mahirap po makita yun. Eh. Nag-bishop f6 lang, ayan, inatras yung bishop, tapos lumaki na po yung lamang nung puti. So, actually, ang tira dito kasi, pagkakain, tama ito, tama. Hindi ko alam bakit hindi na itira ni Wesley itong rook e1 eh. No? Na parang logical naman, may pressure sa king, ipipin muna yung pawn para yung rook ang ipangkakain. So, tatamaan na itong king. So, malamang magana knight e6, ay may pressure na kagad dyan eh. Sabay pagkakain, pag nag-castling queenside, may knight d4, ayan, ang mangyayari dyan. Mapre-pressure na po yung position at yung lamang ang laki na. Kasi unang-una, one pawn up yung white, yung position ni Wesley. Tapos, siya pa yung umaatake. Ayan, ipapakita ko lang yung engine line. No? Maganda kasi yung engine line. Pagka rook d8, pagka rook e8, queen h7, pagka rook h8, g5. Although, kahit hindi na pumasok dito sa magulong linya, definitely lamang na kasi one pawn up. Ayan. So, pagka kumain kang ganyan, ka-capture, pin-pin yung mga pyesa mo dyan. No? Puro pin lahat yan. Ayan. Kapag naman kinain mo itong bishop, para pag kumain, malilibre yung queen, makikipagsabayan. Ka-capture din yung rook and bitin-bitin ang mga pyesa ng itim. So, pag kumain, quality down. Ayan yung linya na maganda. Pero, very logical yung rook e1 sana. Kung saan lalamang po na malaki yung puti, yung posisyon ni Wesley. Kaso nag-knight d2 eh. Pagka knight dito, makikita natin bigla lumiit, naka-recover yung posisyon ni Firuja. So pagka knight e6, kumain ng knight. Siguro knight po ang gusto niyang ipangkain dun sa e4. Kaso queen e5, rook d1, and pagka rook d8, naka-recover yung black. So kumain, kain, nakapagtago na yung king. Ang nangyari, yung king pa ni Wesley ngayon ang medyo weak at may mga pambla-bluff na pwede gawin ang black. So queen e3, knight f4, ayun, tumatalo na yung mga knight, oh. Naka-outpost na rin, may bluff sa king eh. So kumain, capture, rook g3. Bakit po nag-rook g3? No, kung may tanong nyo lang. Kasi gusto niyang mag-king g2. Hindi makapag-king g2, mabibitin yung pawn sa g4. So, gusto niya i-safety muna yung king. So, rook g3, rook h8, ayan na. Parating na mga pyesa, king g2, na-king c8 muna, pagka a4, king b8, talagang si safety first muna ito si Firuja.
safe na safe ang king. Itong king ni Wesley, may mga talo ng knight, may rook na naka-pressure ng konti sa h-file. Queen d, knight d2, queen d5 check, knight f3, and then nag f6. Ngayon na persa na si Wesley mag g5. Ang ginawa niya, sinoli niya na po yung pawn para pagkakain, may queen e5. So, safety first muna. At dito, king c7, para mauuwi na sa tabla yung laban. So, pagka rook g4, nag-rook f8, king g3, rook f5, knight f3, king d6, and nag-knight d4 si Wesley, pagka rook d5, ito po parang hindi ko alam kung nagpipilit ba si Wesley o talagang sadyang na-blunder niya, no? Kasi kung gusto ng tabla ni Wesley, pwede nang kainin eh. Pagkakain niya, no? De, siguro rook b4. Siyempre, yaho, madali na hong itabla kung gusto mo ng draw. Kaso feel ko nagpipilit ng konti si Wesley dito kasi may target siya eh. Mas malapit yung king eh. No? Nag-rook e4. Parang di niya napansin, may knight c5 na fork. Ayan, natamaan yung pawn sa a4. So, nakainan ng pawn. Medyo tumagilid pa ng konti. Siyempre, na one pawn down eh. So, king g4, king d7, knight f5. Kung makounter dito sa g5, anong nangyari? Sabayan na. Sabayan yung atake. So, pag rook e4, knight c5, check, king d8, rook e2. Ayan, nagsabayan dito. May counter dito. And may counter sa g5. So, racing. Kumbaga, anong nangyari sa endgame? So, rook e4, knight b2, and then pag king g5, a5. Kaso, mapapansin po natin, napakabilis ng takbuhan nung pawn. Ito, nagmamarcha na. Yung kay Wesley, wala pa. And may knight pang nakaharang. So, yan ang malungkot dyan. So, king f6, a4, talagang ang bilis ng takbo ng pawn ng black. Knight d4, rook a5, rook e7, tumakbo lang yung king eh. Safety first. Knight e8, knight e6, king b8. So safety first kasi meron hong threat, ma-check tapos checkmate eh. No? Pagka pumush, mamamate ka pa. Eh kaso, sinafety muna yung king. King b8, ito, tatakbo na. So f4, a3, ayan, nauna kasi yung pass pawn ng black. So ang ending po is naunang mag-queen. At syempre yung ganyan, simple na ho sa mga super GMs, one piece down, madali na hong na-convert. So ayan ang nangyari dyan. Natalo ni Firuja si Wesley dito sa chess 960. And parang napapansin ko, dalawa lang ito eh, parang may medyo nasusuki na si Wesley kay Firuja, no, sa Singfield Cup, winning na si Wesley, biglang magulo maglaro itong si Firuja na namamagic eh. And dito po, lamang na naman, somehow na magic, nanalo na naman si Firuja. So, either nasusuki niya si Wesley o talagang bumubulusok si Firuja ngayon kasi meron nung tatlong events sa St. Louis, champion si Firuja nung St. Louis Rapid and Blitz, tapos champion sa Singfield Cup, itong Chess 960, parang gusto ko i-championin, mukhang malaki ho ang chance. Baka bumulusok na naman si Firuja. So, ito kasi ang nakikita ko dyan, pagka wala po si Magnus, itong si Firuja, take advantage, kasi wala yung bossing, kitine-take advantage na, talaga mabilis na, malakas na ho itong si Firuja. Ayan po ang ating game for the day at hopefully na-enjoy nyo po itong ating analysis. Sana meron po kayong natutunan at kung meron kayong natutunan, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye!